Okay, ready? 1, 2, 3. Hey guys! We're gonna do a mukbang! Mukbang na may paano? Question and answer portion. So, ano yan? So good. Gorilla Thai. Thai tea slash with matcha foam. Ay, grabe naman yung mutsura ko. Ako po, yung house coffee nila, crack coffee with boba. Sarang ano? Ikaw. I think sa akin pinaka may gusto. Hindi mo nalistahan. Okay lang. Nagkape kasi ako kanina. Nagkape ulit, nagkape. Ah! Uy, ang sarap ng ahon! Crystal boba na. Feeling mo gusto mo ito kasi matapang. Wait lang. Ang bilis niyo mag-taste. Hindi ako makapag-taste. Share naman kayo kung kailan kayo nakapunta dito sa US. Maria first. I came here when I was 12. But I was born here. Well, I was born here. And then I went back to the Philippines. And then, after 6th grade sa Pilipinas, I went back here. And then, that's where I started. Do you know the reason why bakit ka bumalik sa Pilipinas? I had, because wala akong, wala mag- to take care dito. It's very hard. Alam nyo guys, isa pa yan sa facts dito. Hirap maghanap ng mga babysitter or like, yeah. Magbabantay. Especially around 2000s. Oh my gosh. Sobrang hard nun. So like, parang hindi kinapaya. Oh my god, sarap guys. Okay, wait lang. Thumbnail! Sa iba post ko ito sa YouTube? Okay, thumbnail lang. May ma-thumbnail. Kung may drink mo, para may drink ka. Ayan. Ito po guys, hindi ko ni-ready lahat ng mga question ko. Kung ano lang yung maisip ko lang. Wag ako magsabi. Kumuha muna. And I love this radish. I love that. Ano yung ano ko? Ayaw mo? Ayaw niyo? Oh, bala kayo. More for me. More for you. Yeah. Pero ang baho nito, I'll cover your narrows. Kaya nga ayaw ko. Yeah. Friend, did you guys try it? Yeah. I don't like it. Talaga? Okay. Okay. Ikaw naman. Ako naman. I came here 2018. I was in high school. Middle of high school ako sa Pilipinas. And then I was grade 9. So basically freshman 'yun dito. Ang grabe no. Yung freshman nila dito grade 9 na sa atin. Yeah. Ibang-iba yung basically grade 9 sa atin is like second year high school, junior high school. Yeah. So naabutan ko din naman yung senior high school doon pero hindi na ako nag-aral doon. Kasi nga, grade 9, lumipat na ako dito. So yeah, I've been here for 5 years now, going 6. So, 2 taon lang yung inano mo sa akin. In-advance mo sa akin, girl. 2 taon? Yeah, kasi mag-4 years na kami dito eh. So, paano magkalapit girl, na tayo? 2018 ka dumating. 2019. No, but I came 2018 of December. Ako, so 2019. Like, parang 1 year lang, 2 years. Just exactly. 10 months. Yeah. I remember. Grabe, ang gagaling... Another topic na naman. Ang gagaling yung maghanap ng friends. Makahanap ng friends. No, it wasn't that easy, bro. Pero iba talaga yung sa Pilipinas na kapag yung sa friend group, diba? Mm. Parang ang easy lang sa Pilipinas makipag... Ano. Kesa dito, yeah. Kesa dito. Yeah, because especially... Nung ako naman dumating dito, nag-reside ako sa San Diego, which yung area ng San Diego na pinag-stayan ko is like a lot of white, more of like white population. Tapos there was like Asians and like Filipinos, but whitewash na sila. They were born here. Basically, they were born here. So parang ako, hindi ko alam paano. Mag-adjust. Ganun. Grabe yung culture shock mo kasi I remember, yeah. kami po. Viewers, dumating kami 2019 tapos sa West Covina kami nag-reside. So, mas easier for us to adjust kasi ang daming mga Pilipino talaga. Tapos yung mga stores, like Island Pacific, may mga Titas of Manila, I even work there. Pang mga Pilipino. So, kumbaga, may homesick pero hindi yung sobra. Hindi yung lala. Unlike yung sa'yo, girl. Mm-hmm. Grabe. Yung sa akin talaga, like, iba. Kailang months kayo nag-stay doon? Three or months? Like,
Yeah, I was in school there for a month. I made friends, but hindi yung talagang I think sa school na yon na pinasukan ko. Bihira yung parang bago tapos galing pa ng ibang bansa. So it's not like very common there. So when I made friends, they were like asking me like, kasi nagulat sila na fluent ako mag-English, naiintindihan ko sila, even though like they know na galing ako ng ibang country. And then when we've been friends for like weeks now, and then suddenly they asked me like, oh, pagkausap ko daw ba sila, do I have to translate everything in my head? That's what I do. Literally, yeah. Ah, tapos? Pero yung nung ako naman that time, parang nag-English yan ako sa Pilipinas nung bata ako, kaya I guess hindi ako dumaan sa ganun. Yeah. Pero parang weird din lang ako nung inas nila yan na, like, incredible question na sa. Yeah. Parang na-discriminate talaga na-feel. May na-feel akong gano'n na parang, oh, like, I feel like also, they're just curious too. Oo, kasi nga hindi common. Doon ko na-approve na parang hindi common na gano'n. Because they were able to ask me that, you know? Yeah. Ikaw, girl, it's your turn. Oh, hindi, girl. Sabi ko, papasalitain ko na sila para makakain. Ikaw, girl, it's your turn. Ako naman, anong question? Same question thing. Naman kayo. Yeah, like, paano mo napunta? How's the transition? The transition itself was very, very hard. Although, mga Pilipino na yung mga nakasama ko. Just because I think, nung time kasi na yon, parang nag-work ako sa titas, di ba? After, did you work right away? Right away, yeah. I think 3 months after. Galing ko, no, I'm not in school. Kasi 1 year pa ako need mag-wait. Para hindi ma-consider as international student. So, yung 1 year span na yun, nag-work lang ako. Tapos 3 months after nung pumunta kami dito, nakahanap ako ng job, which is kay Joshua. Because of Joshua. Yun, tapos, nahirapan ako kasi ngayon sa titas, syempre, may mga ano naman siya manado, sila Mitch, sila Jocelyn. Pero nahihiya pa rin ako mag-approach ganun. Parang may kibilit ako. Yeah, parang you're in the box. Oo, ganun. In a bubble. Tapos yung parang feeling na hindi ako sanay sa mga work. Like, oh my God. So like, never ka nag-work sa Pilipinas? Never ako nag-work sa Pilipinas. Parang never nga ako naglinis ng bahay. Ganun. Tapos bigla ako papalinisan ng toilet. Yung mga ganun, nakaka-humble talaga. Yung pagdating dito sa US. As in parang, ay girl, hindi ko alam. Tapos, ayun nga. Nung nasa titas ako, it's hard for me to make friends kasi nahihiya ako ganun. So wala akong initiative na parang homesick ka na tapos parang ayaw mo pang kalimutan yung Pilipinas. So ayaw mo munang i-open yung sarili mo for like opportunities to meet other people. Yeah. So ganun pa ako. Siguro naka-adjust ako mga 6 months naman doon ako sa titas. Tapos doon na kami umaalis. Oo. Doon na kami umaalis alis. Although yung vibe ko ganito pa rin, pero it's just that parang hindi lang ako masyadong open sa, you know, deeper stuff, ganun, yeah, deeper relationships. Yeah. Tapos yun, tapos nung naka-adjust naman, okay naman. Pero, nahirapan nga, nung nag-mangsak naman ako, which is after a year, kasi pa din ako pumasok nun. Nahirapan talaga ako sa mangsak, dai. As in, naiiyak ako to the point na, sabi ko, wala bang kaibigan dito? Yung parang sarili-sarili lang talaga. Tapos, yung mga feel pag college. Oo, parang wala silang, uy, ano ng grade mo? Or, uy, anong-ano mo? Gan, wala. Like in class, sa class, diba? In class, wala talaga. Tapos sabi ko, ano ba ito? Parang, yung tipong nahihirapan lang ako kasi English yung teacher. Yung parang the way she teaches English. So parang barrier pa rin siya for me. Although kaya ko mag-English and nakakaintindi ako. Parang minsan, di ba, yung the way they speak and the way, yung accent speed, nila, the way they accent nila. Nila. Yeah. Eh, girl, sabi ko, huy, ano daw? Eh, hindi ko naman pwede sabihin na, huy, girl, naintindihan mo ba? Yeah. Di ko walang ganun. Tapos yung culture din, na parang, gusto ko kasi yung mga friends ko, yung group of friends ko, yung mga bakla-bakla na, ano, na mga kaya-kaya, ganun. Oh. May ganun ba dito sa, ano, sa US? Eh, di ba wala naman? Yung parang yung vibe na, girl, ano ba? Yung mga ganun, wala. Tapos, hindi ko kayang i-express yung ganung side ko. Pagka kakakilala ko lang, tapos syempre, ibang lahi. So,
So wala akong naging friends sa mga tao. Wala talaga, girl. Ni isa. I was there for 2 years and ni isa wala. Wala nag-come up sa'yo. Wala. Nag-come up, pero like, what year did you start? First school. I started 2021 or 2020? 2020. In quarantine. Nauna ka pa sa akin because I started 2021. See? Oh my gosh. Yeah, wala. Nag-drinks. Yun lang ito. Sa paningin ko, yellow. Pero ikaw, did you ever try to come up to someone and like... I tried, pero hindi ko... I can't keep up with their conversation. Mm. Parang nali-left out ako kasi parang may pinag-usapan sila. Let's say, concert. Eh, hindi naman ako mahilig sa concert. O kaya like, a joke or a meme. Hindi ako natatawa, hindi ako na... Kasi iba yung ano, iba yung humor nila. Iba yung humor, babe. Sabi ko, girl, ano ba to? Is this all they have? Like, parang, ano ba to? Parang yung ating bagay, natatawa na sila. Oo, ganun kasi sila dito. Like, something... Ewan ko, hindi ko alam. Pero kayo... Hindi naman sa pagdi-discriminate. Oo, hindi. Iba lang talaga. Movie on exclusive on her channel. Binibilisan ko ng umuya eh. Baka asakan ko ni Boone. Girl, kasi kahit hindi ikaw, ang dami mong follow-up question. Sige, okay, marami nga ako sa akin. Ay, girl, alam niyo ba? Yan yung mga natimpay ko ng 2 years na wala ko. Diba? So, ngayon mo pala na-express. Okay, sige. Pagbigyan. Tagal ko lang hindi ko na to. Okay. Nasaan ba? Nakalimutan ko na agad. Middle school. Okay, so, when I got here, basically, di ba, katapos ko lang na 6th grade sa Pilipinas. So, I graduated kasi wala pang K-12 doon sa Pilipinas. So, I got away real quick. So, dito, nun, ayun niya. So, 12 years old ako noon. And then, like, a month later, I had to go to school. That only applies to college. Pag high school. Yeah. Yeah, you can study right away. Yeah, so middle school, I went to middle school and then syempre fresh from the Philippines, diba? Nilalakasan ko na loob ko and everything and stuff like that. But it was very hard going to middle school. Hindi ba pagbata mas easy maka-adjust? Mas mahirap. No, cause girl, middle school iba dito, hindi na sila batang bata. Oh, true. That's at saka iba pa din. Kasi, syempre, apapaligid. Wala din yung middle school na pinundan ko. Wala masyadong Pilipino. As, there was at least one person I knew there that talks in Tagalog. That's it. Pumalong darilas na yun dito. Hindi mo narinig that night, pero... No. Pero alam ko na wala sa rinig. Okay, so... Ayun nga. Middle school, it was very hard for me to make friends because... I don't know, like, mabibo naman ako sa Pilipinas, pero like, it's more... Iba talaga. Parang nakakapapa din ako, I guess, that time. So like, when I tried making friends, parang... Some of them were denying. Even. They're denying like, na. No, I don't want to be friends. Oh my like, god! Straight up. Sa mukha. And then parang like, ako. First time, parang mga first time ko yung mga tinlay maging like, oh, let's be friends, ganun. Pwede ba sa Pilipinas? Plastikan tayo kahit ayaw kita, makikisama ka. Para lang may mga para may makasama ka. Pero dito, girl, wala. Parang may isang girl na parang tinanungan ko like, oh, can I be friends with you? Parang sasabi niya, no, hi! Parang, oh my god, so rude! Parang ako like, oh, ano gagawin mo, girl? Oh, totoo pala sa mga movies, no? Ako talaga, ano, kakain ako. Yung sa movies din, kakain ako mag-isa sa, ano, sa toilet. Ideal. Ako doon. Ginawa mo yun? Hindi eh. Ako, girl, ginawa ko sa locker room. Ginawa ko sa... Ayak na ako doon sa locker room. Tapos kinig-out na ako kasi bawal nga mag-stay sa... Kailangan lang ko ano-ano yung... Bawal mag-emote. Bawal na ako ano ba yun? Kailangan nasa gitna ka lang. Bawal ka po na sa locker room ako. In a long time. Or else you're gonna get kicked out of it. Ako na. Nandito na ako. Sige, carry on. Tapos... Wait lang, hindi na si Anna. Joke lang guys, kam. Gusto ko talaga. Guys, ang sarap paborito ng manok ko. Sarap mo eh. Top tier, guys. It's not like, in
parang also like we've been all bumiyahe tayo ng mga at least 45 minutes. I know, that's the thing. Kahit na bumiyahe ka ng like let's say ilang hours. Okay, Emma. Sandali. Putar guys. Ay, parang sarap. Ganun dami. Ayaw ka na naman sa madami. Tama, ubus naman na. Iya. Ano mo na? Pwede pang pang-steam sa mukha yan. Sige na, sige na. Oh, tapos where are we? Ayun nga. Kaya tapunan natin yung malamig. Yung chicken. Ah, yung chicken. Yun nga, guys. Sobrang sarap ng chicken na to. Kasi kahit... Ano na yung chicken? Chicken na sarap-sarap ng chicken. Hindi ka na. Ano sa commercial? Commercial break. This ad is brought to you by... BBQ chicken. Ay, sige, pagkatayo yun na. Ayun nga, so kahit, like, kasi anong oras ko na bili nito? 8:20. Well, eight, yeah, eight, basically 8:20. Tapos anong oras na ngayon, girl? 9 something. Walang good. 10:10. Oh, 10:10. Girl, sarap pa din yan. It's like so crispy, crispy pa din. And it's the, oh, ASMR. Tsaka parang yung like, oh my god. Sarap talaga, guys. So what was your main struggle nung finding friends nga ganun? There was a barrier, of course, obviously, like, parang, ako, nag-English naman ako, pero like, yung prepared, kahit na marunong ka, pero iba pa rin talaga. And so, nahihiya pa din ako kasi syempre sa Pilipinas, parang, syempre, doon parang, you grew up with the people that you're friends with. Yeah. Sense. Yeah. So, parang, like, I've never, kasi in the Philippines, I've never, like, obviously, meron ako mga nami-meet the people na bago, pero like, it's not like they're new to me. Like, I've known them like way before. So like, here, it's so different how like, I had to stranger make friends. Oo, talaga stranger. Like, wala no, the thing is, once you go to school here, girl, lahat sila magkakakilala mo lang pagbata pa lang. Like, toddlers, magkakakilala na sila. So, you're like, mahihirapan kang makifit in kasi nga, yeah. Ramdam mo talaga na ikaw yung bago. Mm-hmm. Yeah. Hindi ka belong. Exactly. At walang connection. Kasi obviously ako rin yung gusto ko yung friends na like, syempre, Filipino. Like, yeah. Like, yung humor ko din. Pero never. So I had to adopt. I thought you mag-adjust, diba? I had to adjust. I have to adopt. And like, ayun. Alam mo, I see it as like survival mode talaga. Mm-hmm. Kasi parang kung nasa isla, tapos dinala ka dun, tapos yung kahit na ayaw mo naman na nandun ka, kailangan mo mag-survive. Mm-hmm. Kailangan mo maki-adapt sa environment. Ganon. At totoo lang. That's how I see it. Pero that's good na she was able to like, you know, oh, adapt. Kasi hindi lahat kaya yun. Yeah. Yung iba, they just lock themselves in their room. Yeah. Iba nga na homeschool dahil dun eh. Oh, yeah. Yeah. No, mahirap talaga. At saka like, I only started making friends. Well, like by the end of like 8th grade, but like, hindi pa sila guaranteed ah. Na friends talaga. Oh, ano mapabayan natin? Let's say may mga kapamilya tayong pupunta pa lang sa America. Like, ka-age natin, ganun. Or younger than us, what would you tell them? Should have put makeup on. Alam mo, yung ganyan, lalo na na-experience ko din yung parang feeling mo outcast ka ganun. If like I know someone that's like gonna come here na walang kilala, gusto ko talaga paramdam sa kanila na like I'm here. Oh my god, same time. Na parang, mag-isa, oo, yeah. Talagang tuturo ko sa'yo lahat. We've been there, oo. Yeah. Kasi alam mo, yung feeling na walang nagturo. Eh. Ako din, ang galing mo. Ang galing mo, girl. Inago mo yung sagot ko. Feeling ko yun ang masagot natin tatlo eh. Pero ganun talaga, kasi parang, tulungan-tulungan na lang. Yung naramdaman mo na yung hirap, yung naramdaman mo na yung lungkot, ayaw mo nang iparamdam sa parang... Oh, tapos makikita mo isang tao parang nagsasuffer na, alam mo, it's not fun. It's not fun. Just or parang... Yeah. Diba? Tulungan mo, siyempre. Kasi yung iba dito na parang, kahit nalaki sila sa Pilipinas, parang they have this attitude na nakapunta lang sila dito, alam mo kung sino na parang... Huwag! Si Ayin. Oo, nagigigil ako yung manok papabuhayin ko dito. No, honestly, meron nga yung mga type of people that they act like they're all... Yung, kasi I've been with people na parang, hindi naman I've been, pero like, I've met people na... Yung, okay, laki sa Pilipinas, kampati na ako na parang, oh, magka-vibe kami na ito. Tapos pagkausap mo, kala mo. Pagkausap ko, kala ko naman. Huwag, sir, taga sa universe na Pilipinas ka, girl? Taga sa ang banda, girl? Oo, talaga parang, huh?
Kaya may tanaw ganyan. Di ba? Parang... Kaloka. Nagkunwari pa, hindi marunong mag-Tagalog. Kakarating lang, 3 months ago. Hindi na marunong mag-Tagalog. Yun yung mga... Ano pa? Ano pang papayo natin? Ako, ipapayo ko. Just be yourself. Wow, be yourself. Huwag ka na mag-TikTok na. Huwag ka na mag-TikTok na. Minsan na, no. Ayun na nga. So, yung payo ko din, be yourself. Kasi... Parang ang hirap din kapag ka you're trying to makibagay. You're trying your best na parang babaguhin mo na 'yung sarili mo, babaguhin mo na 'yung the way of thinking mo just to be in that group. Kasi ako, feeling ko, I thank God din na parang may purpose talaga si Lord kung bakit ganun 'yung na-feel ko all throughout these years. Pero naging friends ako here and there, pero not that deep, you know? Mm-hmm. Yeah. And parang ang na-feel ko ngayon, ni-reserve niya lahat yan for you guys. Lumipad yung manok? Girl. Pak-pak, girl. Diba, parang, yun yung na-feel ko. Oo, talagang ganun. Yun nga, it's a process. Yeah. Diba? It takes time. Mm-hmm. Although it takes time, pero yung parang ano? Yung feeling na parang, it was worth it. Long. It feels like long. Yeah. Honestly. Mapapaisip ko talaga na, baka wala na. Yeah, oo, okay. Parang hopeless na talaga ako. Na parang sabi ko, ito na ba yun? Is this all it has to offer? Parang, huh? Mm-mm. Ganun. May ganang isip, yeah. Ang ganda na parang, ang ganda ng lesson na kapag hindi mo binagay sa inyo mo for friends, tapos makikita mo na lang talaga yung friends na magkiklik talaga kayo for who you are. That's true. Yeah. Why are you all five? Girl, what kind of thing is it mo? Oo nga, sabi mo din. Ang girl. Guys, so tinan nyo, may magagalit sa inyo for sure. Trigger warning. Oh, nasisumbating ko na! Bakit ayaw mag-zoom? Ay, mag-ayaw mag-focus? I'm cool. But anyways, ano pa yung usapan natin? Ayan, oh, bakal na. Alam mo ba, I have this classmate in high school. Talaga, alam mo yung chicken niya, talagang buto na lang. Alam mo, guys, sinisip-sip ko pa dati yung log nito. Ay, sinisip-sip mo yun? Sa friendship, yeah. I like this friendship. Ako din, I love it. Oh, bakit? Why do you love it? Explain. Pakiligin mo naman kami. Let's pakilig each other. Talagang... No transparency. No transparency? Or with transparency? Wait, what? Huh? No transparency? Kaya mo sabihin? I'm the very transparent. No transparency? Tago lang yung masama ko ugali, hindi ko na pinapakita. Oh, elaborate. No transparency. Hindi. May transparency. Transparency. Kasi transparent. Anong no, ano? No. No. Huwag mo na kasi kita! Huwag mo na transparency na naman tayo! Okay. So basically,
ang unang nagkakilala, ako tsaka si Aya. If we're talking about una kaming nagkita, it was birthday ni AJ. Nasa restaurant kami with like a bunch of our friends. Tapos, dumating sila ni Mitch. Si Mitch, matagal ko nang kilala before pa. But si Aya, nakikita ko lang sa Instagram ni Mitch. Mm. Like, pinapost ka lang niya, ganyan-ganyan. But I've never seen you like in person. Yun yung first time. Bakit wala kayo nun? Did you guys have something? Where did you guys went? I think you had work or something. Ano? Oh, Banana Bay. Birthday ni AJ yun. Wala kayo ni Ian. This year? Last year. Is it just last year? Oh, last year. Yeah. He turned 21. Yeah, so yun. Tapos, nung dumating si Aya, guys, di kami nagpansinan mula nung umubo siya hanggang sa nakatayo, nakatambay kami sa labas. To, guys, hindi kami nag-uusap. Wala. Wala interaction. Hindi tayo nagkatinginan. Nakatingin ka sa akin? Tumitingin ako nung nagkikwento ka about something. Pero makatingin sa'yo kasi nga parang walang introduction. Nahihiya ako na baka suplada ka. Girl, alam mo, ayun din yung impression ko. Kasi ang ingay niyo, so sabi ko, wala sa utak ko na mahihain to. Wala sa utak ko yun kasi ang ingay niyo nila jacket. Sabi ko, ako kayo parang in-ignore na lang talaga nila ako siguro. Hindi, nahihiya ako. Nahihiya ako pag gano'n, like, hindi ko kilala yung tao. Pagpago. Oo. Pero depende kasi kung parang, yun nga, walang introduction kasi din. So parang, ano mo yun? Na-invite lang din kami. Sino ba nag-invite sa amin? Hindi ko rin alam. Tapos, ayun. After that, wala na. Like, wala namang any... Wala, di kami nag-followan nothing. Tapos, isang beses, nalaman ko, nag-gym na siya sa gym na pinupuntahan ko before sa 24 Fitness. And then, she heard na I was planning to go to a nursing school. Yeah. Tapos, she was interested in joining as well. Tapos, ayun, edi, pumunta rin ako sa gym para, like, ma-explain ko sa kanya, ganyan-ganyan. By the way, wala pa pag-uusap to, so parang pupunta lang ako doon. Tapos biglang pag-uusapan na lang namin yung school. Alam mo yun? Ang galing niya kaya kasi sabi ko, oh, akala ko parang ano lang, akala ko parang may masabi lang na, oh, pupunta, ganyan, and stuff. Parang pupunta ka talaga. Oh, girl, pupunta talaga ako. Pero bakit ka pupunta? Na-curious ako. Ay, kasi ay, sabi, you wanna talk to me about it. Genuinely to help lang. Help me. Ganun mo naman, girl. Oh, girl, bakit why not? Diba? Bakit kung kailangan ng tulong, ba't di mo tutulungan? Kaya mo naman tulungan. Exactly. True. Tapos, edi pumunta na ako, parang pagdating sa gym, hi, ganyan-ganyan. Wala pa masyadong interaction. Tapos, parang doon ko na bringing up sa kanya na, oh, like, I heard na gusto mo din mag-nursing, ganyan-ganyan. Tapos, guys, ang reaction niya ka talaga, parang, ay, girl, oh, ganun. Tatanda, girl. Bago pa tayo nag-Hawaii. So, like, oh, yeah, 2023. Yeah, 2023, bago pa tayo nag-away. Oh. Pero nakwento ko na sa'yo na nakasama siya. Oo, nakasama siya. Tapos ayun, nung sinabi ko na, oh girl, parang interested ka daw mag-nursing school, ganyan-ganyan. Sabi niya kagad, oh, oh girl! Gusto ko na talaga mag-nursing! Tapos parang ako, wait, girl, ako malintay ka na, hinihintay lang pala parang tanong. Ay, parang ano ka agad? Actually, hindi ko na-fit sa'yo yung exact energy. Hindi, syempre. Hindi, siya very, may walls pa siya na parang, oh, yeah, parang ganyan. Composed. Oo, composed siya. Ako kasi talaga, hindi ko mapigilan kapag na-excite ako, especially dun sa nursing nga. Kasi nga, sobrang desperado na ako makapasok sa program. Nung nalaman ko, like, girl, oh, sabay na tayo, mga graduate, oh, ganyan. Guys, alam nyo, to be honest, akala ko nagbo-bluff lang siya na parang, mukha ba ako fake? Like, hindi ka fake, pero, yung reaction ko, hindi. Na-feel ko na genuine, pero parang, nung hinihingi mo na yung mga information, naisip ko na, ay, baka di naman to tumuloy. Alam mo yun? Parang ganun. Na, tapos nagulat na lang ako na, oh, like, you went, tapos nagte-text na tayo about dun sa school. Let's start now. So, thank you, CNI. Sponsored by CNI. Dami nating sponsors. Pero, after, hindi tayo masyadong nakikita. Parang nag-usap lang tayo about sa school. Nag-usap lang, like, fairly sa school. Wala na lang iba. Talagang walang iba na parang, oh, talaga, labas tayo. Walang something interesting. Oo. Pero ikaw, girl, ang
ano, oh, initiate na, tara, aral tayo. Minsan sabi pa niya, tara, call tayo. Sabi ko, shit, call daw. Call? Hindi ako nagko-call. Oh, girl, sabi mo sa akin, tara, call tayo para mag-aral. Oh! Oh, yeah, yeah. Kasi I was very intentional sa part na, kasi yung sa CNI, guys, to give you context, kailangan namin mag-entrance exam. Yeah. Eh, ako, girl, ang hina ko kasi sa mga entrance exam. Like, I need someone to, like, encourage me at the same time. Makita ko siya na masipag. Tapos ako rin ma-motivate akong magsipag. Mm-hmm. Sabi ko, kung walang time mag-meet up, mag-call tayo para mag-aral, ganyan-ganyan. Eh, alam mo, mas na-anxiety ako sa call. Lalo mag-di kasi parang kita titignan na hindi mo ako nakikita. Alam mo, yun yung parang gano'n na talagang magkaharap lang kami. Parang gano'n. Tsaka hindi naman namin natuloy yung call. Oo, hindi natuloy yung call. Hanggang sa nag-set ng meet up. Tapos hindi natuloy kasi you were moving. Oh, yeah. Palipad ko. Hoy, na-heard ko ba nun? Oh my God! Hindi ko may naalala. Cut! Guys, nakabihis na ako nun. Naka-makeup na ako. Seryoso? Oo, umaga ako nag-ready. Oh my God. Ay, pero nagsabi ako sa'yo 2 hours before or like? Hindi, girl, late ka na nagsabi sa akin. Nagsabi. Oh my God. That's my fault. Nag-move siya. Nag-reaction lang. Minove niya na. Sabi niya, girl, another hour. Wait lang. Oo, minove ko! Oh my God! Sabi niya i-move. Nag-cancel siya sa akin. Sorry! Tapos sinuha ko sa inyo, love, nag-cancel siya. Talaga. Mata-turn off ako, pero nakita ko, girl, naglilipad ka talaga sa laps mo, sa Instagram mo. Kasi grabe yung U-Haul namin, talagang Yeah. So, nakita ko talaga na naglilipad siya. So, sabi ko, hindi naman siya nagrarason. Buti pumayag ka pa sa next na meet-up. Ano ba pagsasapan na natin nun? Sabi ko, girl, bawi ako. Tapos next week ulit. Tapos ano na nagaya ng next meet-up? Ako, ikaw ulit? Oo. Ah, ikaw sabi ulit. Ko, girl, ano, hindi ka na. Yung talaga, sure ko na sabi ko na, ay, hindi ako, guys. So, nung unang ayaw niya, di, maaga ako. Girl, yung pangalawa, sabi ko, hindi ako magre-ready. Ready na siya. Galit ka. Oh, nanonood pa siya sa akin sa kape. Pero not really late. Not really late, parang ilang minutes lang. Mm-mm. Okay. Sabi ko, take my time lang ako. Take it slow. Kasi guys, ang aga-aga pa nun eh. Yung pangalawa, yung una, hapon. Mm-mm. Dapat umaga, naminog mo sa hapon. Yeah. Tapos wala na. Tapos yung pangalawa, umaga talaga. Parang nag-open yung cafe, tayo unang nandun eh. Kala ko pa nga close, kala ko hindi mag-open. Mm-hmm. Pero yung first natin, ano, how was it? Like, ay, yun nga, yung first aral namin, ano na, may... Hindi ka pa masyadong ano nun eh. Like, very seryoso din tayo mag-aaral kasi. Oo, kasi parang... I think that was like 2 weeks before exam? Mm-hmm. Or 2 weeks? Mm-hmm. 3 weeks. Talagang grabe anxiety na talaga na... Oo, yung to the point na... aralin lahat na parang... Oo, may pressure na parang lahat to aaralin ko in this span of weeks. Mm-hmm. Tapos kahit nung nag-gym, parang... Oo, oh, nag-gym kami after. Nag-gym kami after. Hindi ako yung very laid back. Yeah, kung actually. Ano. Wala ko na yung pag-usapan nun eh. Wala, nag-usap lang tayo like, ano, kung ano like, yung bagay. Pero hindi stuff. Yung parang tawanan na ano, alam mo yun, walang ganun. Oo. Tapos, after na nun, nagte-text-text na tayo kasi sabi ko, girl, layak na ako. Oo, yun na. Ina-express, more expressive na siya sa akin. Tapos nag-Earth Cafe. Nag-Earth Cafe. Nag-Earth Cafe. Nagkwentuhan, ganyan. Guys, dumating kami na Earth Cafe ng 4:30. Umuwi po kami ng 10.
Almost 11. Almost, oh, 10:30. Closing. So basically, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 hours po kami na sa Earth Cafe. And mind you, first time namin talagang mag-usap na. Oo, na kasama yung jowa namin. Kasi sila parang nag, hindi naman reconcile. Ano ba tawag doon? Reconnect? Parang update? Yeah. Update. Parang reconnect in some way. Tapos, ayun, tawa kami ng tawa, di na namin namamalayan yung oras, ang dami na namin naging katabi, iba-iba na. Oo, yung katabi namin sumusuko na sa amin, ganun. I wonder kung ano iniisip ng mga employees dun. Oh, pero lakad-lakad na sila. Oo, lakad-lakad na sila. Or, kaya sabi namin yung mga ano, nasa drinks na, oh, baghalan nyo ah, para ano, marami pa. Tapos, out of nowhere, yun na, nag-aya na si Mitch mag Yosemite. Oh my god. Tapos parang yun, ayan na, ganyan. Tapos ito, ang ganda ng reaction nila. Ayun ba yung parang, sige pag-iisipan namin, walang ganun girl. Talaga sabi nila, oh sige mag-off na ako sa ganitong oras, ganyan, 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 ganyan. Tapos sabi sa, ay hindi maganda yun. Tapos girl, hindi ba talaga, sige, exit ako. Lunok-lunok, kain-kain. Hindi niya, nguya. Hindi niya, pinaabot nung time na umuwi siya. Talaga doon niya ginawa lahat. Doon siya kumuha ng ano, doon siya kumuha ng Airbnb, di ba? Ikaw mo doon muna ako. Basically, tinanong ko sila anong date. Ano guys, ang date, 2 weeks from then. So, talagang nagpanik ako. Sabi ko, shit, maghanap na ako. Pero sinabi niya, sige, mag-off na ako, ganyan. In a span of 30 minutes, nakahanap ako na magka-hover sa akin. Nung nakahanap ako na magka-hover sa akin, nagplano na tayo kung yung sa Airbnb. Kasi feeling namin, nung time na nagpa-off na talaga siya, sabi namin, oh shoot, sure na si Zai. So dapat matuloy na talaga to. Siyempre, ganun dapat. Ganun dapat. May initiation na parang, oh sure na to. Okay, sige, lahat sure na ganyan. Mm-hmm. Si AJ pa nun, kahit na walang mga trabaho yung mga jowa namin, talaga sure din sila. Tinignan ko pa lang eh, ano, sama tayo. Sabi niya, oo. Dito ka. Walang isip. Meron pa ano yun, meron pang school si AJ nun, Nag-absent siya. Diba? Tapos, in Yosemite, doon na talaga nag-build yung ano. Yung friendship feeling ko. Which is a big thing. Kasi, yeah. Nakilala namin isa't isa doon. Parang, hindi naman stranger, pero, alam mo yun, by heart, hindi pa, ano, hindi pa very strong yung friendship. Tapos, nag-trip kagad kami na ganun. Tapos, at the end of that trip, parang naging strong pa yung friendship lalo. So, parang it says a lot. Mm-mm. You know? Ayun na yung pagbalik ko. Girl, guys, kinento ko talaga kay Maria lahat. I was like, Maria, kailangan mo na talaga mamit si Aya, girl. So, tama. Kasi si Zay, di ba, ang connection namin ni Maria. Tama siya, ang concern niya, baka hindi kami mag-click ni Maria. Oh, kasi hindi naman natin alam eh. Alam mo yun? Yeah, yun yung parang main concern niya na parang, oh, ano, baka eh, ganito si Maria. Oh, pero parang inaano niya na ako. Pero parang inaano ko na sila sa isa't isa. Binibrief mo na ako. Oh, siya binibrief ko. Tapos ito din, binibrief ko. Tapos parang, ito, sinasabi ko na siya na, oh, like, kinakabahan ako na, alam mo yun, baka di kayo mag-click, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos ito naman, gustong-gusto niya na mamit si Aya. Tapos paano nag-ano? Paano nga nag-text si Aya sa akin? So, nagplano na kami na parang mag-meet kami ni Maria. Tapos, nung nagplano kami, on Wednesday dapat, merong naging event ng mga jowa namin, which is basketball, ng Tuesday. So, parang napaaga yung mag-meet namin kasi nga, tatlo kami pupunta doon. So, eventually, mag-meet kami ni Maria. Pero, the day before, which is Monday, sabi ko na kay Zai, kasi si Zai, parang napipili ko na nahihirapan siya, nag-detect siya kay Maria, nag-detect siya sa akin, ganyan, binibrief na kaming dalawa, kasi nga malapit na kami mag-meet. So baka, ang worry siguro nito, baka, yun nga, hindi kami mag-click, ganyan. Tapos sabi ko, akin na nga yung number ni Maria, iti-text ko na lang yan. Tapos sabi ko, ano ba? Ang saya din yan, nun sabi ko, girl, hindi hingi na ni Aya yung number mo. Ay, sinabi mo sa kanya? Sabi ko, parang ka-surprise ko. Girl, nakayo siya sa likod ng car. So alam mo na, iti-text kita. Oo, naghahanda na siya, girl. In a way na parang, if that's how much you love Maria, tapos nag-click tayo agad, for sure, mag-click kami ni Maria. Yun yung naiyak siya. Yun yung naiyak ka, di ba? Yung parang sinabi ko sa'yo. Parang, I trust you when it comes to
choosing your group of friends. Side, ayun, okay. Yun nga, para sa ako na... Oh, bihira ko lang naririnig yung mga words niya yun, na parang... Sabi ko, I trust you naman kapag ano. Tapos no, sabi ko, wala na akong problema kay Maria. Akin na nga yan, para ano. Akin na yung number. Tapos nung kinuha ko yung number, sabi ko, ano yung sinabi ko sa'yo? Hi, girl! Ano, wag kang... Si Aya to, wag kang kabahan. Ako lang to. Maria, wait lang. Kasi nung nagtatext kami, diba, yun na, kinikilig na siya. Tapos, girl, talaga, yung ulat namin, pala yung caps lock. Kasi sabi ko, yes! Sabi ko, this is my girl! Sabi ko, isip ko, hey, si Zay, parang wala na yata si Zay. Sabi ko, sobrang saya talaga na to. Kaya mo talagang i-all out na hindi kanya i-judge. Her the way same pa. Tayo. Oh, so pasalamat kayo sa akin. Okay. Kaya kayo nag-click na ka. Dahil sa akin. Ikaw wala ako. Ngayon yung promise kayo. Ha ha ha!
hope you guys enjoyed getting to know the three of us. Don't forget to subscribe down below and like this video. On to our next adventures and memories together. See you guys! Bye! Bye.